Hi po mga ka-techs, magandang araw. Kamusta po kayo? Welcome to another vlog. For this video, sishare ko po sa inyo yung mga binigay ng kapatid ni Bossing ng mga alaman. Ito po, yan mga ka-techs, ang ganda po niyan. At share ko din po sa inyo sa araw na to, paano ko po siya i-repot at i-propagate. Yan po, ipopropagate ko po siya kasi po, marami na po siya masyado sa kanyang lagayan. Ito po ang spider plant. Tapos, ito po ay Mayana. Ito, galing din po sa kapatid ng ni Bossing. Hindi ko po matandaan mga kateks yung pangalan nito, kung may alam po kayo. Nagbubulaklak po ito ng kulay pink. Yan, propagate ko na po siya mga kateks, yung marami na po. Then, meron din pong binigay sa akin na aloe vera po. Ito mga kateks. Lalagay ko po siya sa pot. Then, ito po, na kalimutan ko na din po, baka na po kaya ano lang po. Nagbubulaklak po daw ito ng kulay yellow. Yan. Then, mamaya-maya, mag-start ko, pakita ko po sa inyo paano ko po gawin. Ayan po mga ka-tech, start na po ako. Andito po ang aking lupa. Yan. Ganda po yung lupa, tatlong klase na po ito, pinaghalo-halo ko. Then, syempre po, ito ang aking pots. Tatlo po ito. Ito po yung paglalagyan ng spider plant ko. Yan, mga katex. Kanina po, mga katex, binutasan ko na po siya. Dito po. So, dalawa po. Ingat lang po tayo sa pagbutas, baka nasugatan po tayo. Then, ito po yung ibang pot na gagamitin ko. Ayan po. Dalawa po yung gagamitin ko para sa Mayana, para sa Mayana po. Yan, ito po. Para sa oregano at sa iba pang laman na ililipat ko po. Unang-una po, ilipat ko na po yung... Ito po pala yung mga katex yung spider plant na mother plant. Ito po yung pinaka-nanay niya. Then, pinag-iwalay-walay ko na po. Para, hindi ko naman po lahat inubos. Makakapal pa rin po naman siya. Stable naman po yung spider plant. Ugat. Then, ganito po yung paraan ng pag-repot ko. Lagay ko po yung lupa. Ayan, halu-haluin ko. Tapos, lagay ko na po yung spider plant. Madali naman pong tumubo yung spider plant kasi po nanganganak po ito. Madali po itong dumami, hindi po tayo mahirapan magparamin ito. Yan, lagay ko lang po sa gitna. Then, takpan ko ng ulit po ng lupa. Sensya na kayo ka-tex, ganito po ako mag hindi man po tayo masyadong expert sa pag-repot o pag-propagate. Ito lang po yung nakikita ko. Ayan mga katex, diin lang po natin ng ganyan para po pagka stable na yung kanyang katawan. Ayan, didiinan ko lang po. Then okay na po ito, mayugot na naman po ito eh. Ayan po, isa pong nagawa ko. Ayan, gawa ko po ako na isa. Yan po, lupa. Kagaya din po sa process nung una kong ginawa. Yan mga katex. Yan, may ugat na siya. Mapapansin nyo mga katex. Oh. May ugat na po yung lalim niya. Then, nanihin ko sa gitna. Ganun pa rin po, lagay lupa. Shoutout sa ate ni Bossing. Ate, ito na yung binigay mo sa akin. Na-propagate ko. Another pot po ulit. Mga ka-text, hindi naman mahirap magpa ng spider plant kasi madali po yun tumubo. Nanganganak po kahit konti lang ilagay natin.
Nadami at nadami po yan. Yan, ganun din, gitna. Didiin ko po. At lagyan ko uli ng lupa. Isang puno lang ito mga katex, pinag-iwaiwalay, pag-iwaiwalayin ko lang po. Yan mga katex, pangatlo na po itong repotting. Yan, meron pa rin po ako dito. Spider plant pa rin po ito mga katex. Pumunta po kami sa kanila. Yan, binigyan niya po ako ng mga halaman dahil alam po ni ate na mahilig ako sa halaman. Dahil po nung nag-quarantine tayo, ito po ang naging pinagkaabalahan ko. Isa sa mga pinagkaabalahan ko. Nahilig po ako sa pagtatanim. Ang sarap naman po sa pakiramdamin. Ito rin yung ating gagawin. Lang natin mga katex. Ito po yung paraan ng pagre-repotting at pagpropagate ko. Kung hindi naman po ganong tama, asensya na po kayo. Yan po. Naka-apat na po ako mga katex. Yan. Then susunod ko po mga katex ang ayan na. Yan po. Ganda po sa mata, oh. Kaya nga, binigyan ako ng ate ni Bossy. Tuwa po ako. Meron na naman po akong isa sa aalagaan at pararamihin. Yan, lagay ko po lupa. Ang ganda po ng lupa, mga katex, oh. Sa mga nanay dyan na may lugar o may pwesto, pwede po tayo magtanim kahit nasa bahay lang tayo. Mga katex, ganyan ko lang siya, ha? Lupa. May pwesto kayo, kahit doon na lang o kung wala kayong pwesto, sa kahit sa maliit na lagayan lang, kung meron po kayong passion sa pagtatanim, kayang-kaya nyo po yung magawa ng ganito. Masarap po yan sa pakiramdam na gawain natin, ang araw-araw natin gawain. Yan mga katex, nilipat ko na si Mayana. Then, sunod ko ang isa pang Mayana mga katex. Si isang lagayan po yan, pinaghiwalay ko po sa tatlo. Ito mga katex, oh. Bali dito ko siya kinuha sa aming mother plant niya. Doon ko kinuha at kinuha ko po siya at papaugatin ko yung isa at ito po yung isa. May ugat na. Pagka may ugat naman po, mga katex, madali naman nating itanim yan. Magandang libangan po ito mga katex yung pagtatanim. Eh parang mga umaga, kakausapin natin mga tanim natin. Yan. Pagka po may hilig kayo magtanim, napakasarap po. Yan, nabuo ko na po yung Mayana. Yan. Mga teks, aloe vera isusunod ko. Lupa ulit. Yan, mga teks. Yung binigay sa akin, may ugat naman po. Stable naman na to, kahit pag naglilipat tayo ng halaman, basta stable na yung ugat. Ayan mga katex, o. Nakita natin. Stable na yung ugat niya, kaya pwede nang isalin. Sinalin ko lang ito mga katex, hindi ko pa pinapropagate. Sa mga next kong video, i-share ko sa inyo pag nagpropagate na ako ng aloe vera. So, gusto ko po talaga may tanim na aloe vera, eh. Kaya nga natuwa ako nung binigyan ako. Alagaan ko po ito
Nagkaroon lang po natin mga ka-text ng maraming lupa siya. Sinisiguro kong natatakpan ko yung ugat. Ayan mga ka-text, naisaling ko na sa lalagyan yung aloe vera. At ang susunod kong i-propagate ito mga ka-text. Hanggalin ko po sa lupa. Dandaan lang po natin, baka tamaan ang ugat. Galawin lang yung lupa. At isatanggal ko na sa pinaka lagayan niya. At dadaan-dahanin kong paghiwalay-hiwalayin yung mga ugat niya. Mga ka-tex, ganito lang yung paraan ng pag-repotting at pag- ano ko ha, propagate. Nakikita ko lang po sa video to, saka yung alam ko kung paano kayo mag-propagate. Kayo na pong bahala doon. Sineshare ko lang po yung alam ko. Yan mga ka-text, pinag-iwalay-iwalay ko, basta sinisiguro ko pag-iwalay ko, meron siyang ugat na siyang mag-aano dito sa kanyang mga halaman. Ito mga ka-text, so may ugat po ito. May tatanim ko na po ito sa isang lagayan. Ayan, matatanim ko na po ito sa isang lagayan. Okay. Ayan, start na po ako mga ka-text. Lalagay ko po yung lupa. Bali tatlo po yung na paghiwa-hiwalay ko. Sarap mag may alagang mga tanim, mga ka-tex. Sa umaga, didiligan na natin sila. Then, tusok ko lang siya, mga ka-tex, sa ilalim. Para yung ugat niya kumapit sa lupa. Ayan, mga ka-tex, oh. Siguraduhin lang natin na titibay yung pinakaano niya. Katawan ng halaman. Lagay-lagay na ng lupa. Yan, pwede na po ito mga ka-tex. Mga ka-tex, tapos na po ako mag-propagation at repotting. Maraming salamat po sa mga nanood. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa channel ko, subscribe na po kayo. Like and share. Sa mga nagsubscribe naman po, salamat din po. Ganito na lang mo po ang aking video. Kita-kita po sa susunod na mga video. Maraming salamat po. Bye!